na tayo rito sa Mestizos. Subukan natin kung meron pang oras, punta tayo ng Binondo. Nandiyan tayo sa Binondo Church para magpasalamat sa mga biyaya ng Panginoon sa atin sa araw-araw. At tumigil na rin ng proteksyon para sa mga araw-araw natin ginagawa sa ating mga buhay. Teka na! Shirly the Wanderer. Malakas pa tayo rito sa kumina natin sa experiment. Actually guys, marami sila rito. Marami sila rito yung ganang pagkain. It's up to you kung saan kayo. Pero definitely lahat ng pagkain nila rito. Authentic, tsaka masarap na. Nakikita mo naman sa dami ng tao. So, madali naman makita yung lugar nila. So, pag nakita mo yung tunay na maliit dito sa Ongpin, baba lang kayo sa stairs, nandito na kayo. Maraming Chinese establishment dito, restaurant, hotel. Kaya lang guys, katulad ng ibang streets, busy street dito. Guard yourself. Lagi kayong titingin sa nilalakaran nyo. Maaaring yung kinampablog yung cellphone, maagaw sa inyo. So, ingat-ingat po. Ayan po siya. Welcome, Manila, Chinatown. Which is, exit naman natin papunta ng Binondo. Continuing our journey, andito pa rin tayo sa dulong bahagi ng Ongpin Street. Kung saan nakikita nyo ang main branch ng Teniente. Yan po ang main branch ng Teniente. Laki ng main branch nila rito. Pero hindi muna tayo papasok dyan dahil ang destination natin itong Binondo Church. Let's pause for a moment. It's trivia time. Okay guys, trivia muna tayo. Kasi alam nyo, ang kasaysayan ng Ongpin Street nagsimula yan noong 1890s. So yung pangalan ng Ongpin na yan ay galing sa pangalan ni Don Roman Ongpin. Ano to, isang negosyanteng Chinese ito na kilala sa pagsuporta financially sa mga rebelding katipunero noong matagumpay na pag-aalsa noong 1896. Ito ay laban sa Espanya. Siguro ginamit niya yung mga posisyon niya sa impluwensya niya bilang Teniente de Mestizos de Binondo, ika nga, ng kolonyal na pamamahalaan. Kung literal na sasabihin is Teniente na namamahala ng half-breeds ng Binondo. Yung bang half-breeds yung hindi purong Pilipino, yung may halo na. Ang malinaw lang doon, pinondohan niya yung mga masining na pagsisikap na kahit papano ay patuloy na nakukuha ng mga katipunero natin. Pinagpaliban, kahit palihim na napunta ang pera para pambili ng mga rifle, bala, gamit para sa Filipino Independence Movement noong araw.
Tapos nung masunog na yung bahay ni Don Roman, or yung tindahan niya rather, nasunog yung tindahan ni Don Roman, ibinigay ni Don Roman Ongpin yung nakuha niyang pera sa insurance kay General Emilio Aguinaldo para itulong sa revolusyon laban sa mga Kastila. Bukod doon, bago tayo dumating ng Binondo, nabisita rin natin yung David's Tea House kung saan po kinukuha ko o hinahango yung mga paninda ko sa online business ko, which is Exuberant Dragon po. Makikita nyo po siya sa Facebook page ng Exuberant Dragon. Paki-follow na lang po, tsaka i-like na rin. So nagde-deliver kami ng mga Chinese delicacies right in front of your house. Dadalhin namin yan. So unexpectedly, nakita rin natin yung original Shanghai fried siopao. Bumili tayo ng konti, nag-sample tayo ng konti ng fried siopao. Bumili rin tayo ng matchang nila, paborito ako kasi yun. So yun din, napunta rin tayo sa Salazar Bakery. Alam nyo yung Salazar Bakery na yan, matagal na yan. Matagal na yan. Actually, matagal ko na siya nadidinig pero never ko pa siyang napuntahan. Luckily, napuntahan natin siya. Tapos, nakita rin natin yung kainan sa estero. Famous, buti na lang bukas pa. Di ba sabi ko sa inyo, pupuntahan natin siya, hopefully, bukas pa siya. Bukas pa. Swerte natin. Isa pang magandang trivia mga tol dun sa pinuntaan natin. Alam nyo ba na ang Binondo Church na kilala rin bilang Minor Basilica at National Shrine of St. Lorenzo Ruiz. At dati siyang kilala bilang Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Kung sa Espanyol Basilica Minor de San Lorenzo Ruiz y Parokya de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Napakaigli, di ba? Ay matatagpuan sa distrito ng Binondo po, sa Maynila, sa harap po ng Plaza San Lorenzo Ruiz, dito sa Pilipinas. Yung simbahan ng Binondo ay itinatag ng mga paring Dominicano noong 1596. Pakatagal na. Para paglingkuran ang kanilang mga Chinese na nasakupan na nag-convert na sa Kristyanismo. Yung original na gusali ay unfortunately nawasak yun noong 1762. Dahil doon sa pambobomba ng Britanya, nabomba ng Britanya. So ang ginawa nila, yung isang bagong granite na simbahan, nakompleto naman yun sa parehong lugar din, parehas na site ng Binondo, noong 1852. Kahit na nasira siya, ganun pa man, nasira ito at lubhang na damage nung ikalawang digmaan pandaigdig, yung western facade niya at saka yung octagonal na kampanaryo, yun lang natirang survivor, which is hanggang ngayon nakikita nyo pa naman sa Binondo. Ngayon, since sa Binondo tayo, ang patron saint dyan is si San Lorenzo Ruiz na pininganak na may inchik na ama tapos Pilipina yung nanay niya. Nagsanay siya rin sa simbahan ng Binondo na yan. Pagkatapos nagpunta siya bilang misyonaryo sa Japan kung saan siya at yung mga kasama niya ay pinatay dahil sa pagtanggi na talikuran ng Kristyanismo. Si Lorenzo ang unang santo ng Pilipinas, kung matatandaan nyo, na na-canonize ni Pope John Paul II noong 1987.
isang malaking estatwa ng santo ni San Lorenzo Ruiz. Nakatayo yan sa harap ng simbahan ng Binondo. Makikita nyo po yan dyan. Tapos ang misa dyan, hindi siya typical na misa na katulad nun sa ibang simbahan na English Tagalog lang. Ang misa dyan, ginaganap sa Filipino, Mandarin, Hokkien, saka English. Saka simula noong taong 2021. Ang kura paroko at rektor ng simbahan ay si Reverend Father Andy Olin. So much sa ating trivia, mga tol. Hindi ko na kayo bibitinin pa sa tour natin. Ongpin to Binondo. So video, pasok. Ito po yung pinakadulo ng Ongpin Street. Kung saan makikita nyo itong Binondo Church. Ang patron saint po dyan ay si San Lorenzo Ruiz. Try natin pumasok. Hopefully hindi sila masyado maigpit. Nandito na po tayo sa harapan ng San Lorenzo Ruiz Parish Church. It is also known as Binondo Church. So, pasok na tayo guys. Pasalamat tayo sa mga biyaya na tatanggap natin. At hingin na rin tayo ng patnubay ng Diyos Ama sa araw-araw nating trabaho, sa araw-araw nating pamumuhay. Right in front of the church, ito na po yung Plaza San Lorenzo Ruiz. Ayan po. So straight ahead, papunta na po ng Divisoria. So again, maraming salamat guys sa pagsama sa akin. Sana susunod yung journey ko. Sumama pa rin kayo sa akin. Bye bye! Shirly the Wanderer.